Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ulit ngayon para sa panibagong bike check videos. So magba-bike check tayo ng isa pang panibagong mountain bike na gawa ulit yan ng Tosic. Siyempre nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao. Yan. So naka-ready na yung bike. So iba-bike check natin ito. Ang Tosic Benson na 27.5. Mamaya sasabihin ko sa inyo guys kung magkano tong bike na to pagkatapos natin yung bike check. Yan. So simulan natin ang bike check. Siyempre sa kanyang frame, makikita natin ang frame niya ay glossy red na may mga black na lining saka mga letters. Siyempre yung letters ang makikita natin dyan yung brand na Tosic. So kung kakapain natin, kagaya no ibang Tosic na na-bike check natin, makinis yung pagkakapintura niya. Yan o, wala akong nakakapa. So sigurado tayo na pintura yung kulay itim niyan. So yan. Tapos sa taas may makikita tayong Benson, yung model ng ating Tosic. Then sa taas na mismo ng ating top tube, may makikita tayong Tosic at yung kanyang logo dito. Yan. So akalain mo na logo ng Mountain Peak kasi meron ditong parang triangle na po nagmumukhang bundok, pero hindi yung Mountain Peak. Tosic Benson yan na Pro Master. So yan yung ating top tube. So medyo makapal dito, then manipis doon. Yan. Tapos dito sa kanyang head tube, palagay ko tapered to guys. Yan o. Palagay ko tapered yung ating head tube kasi dito, tapos tumaba rito. Ayan o. Na integrated ball bearing. Yan. Tapos meron tayo dito yung logo ng Tosic. Hindi ko may ano kung H ba to o I o T. Yan. Bahala na kayo guys. Pakicomment na lang kung ano sa tingin to ng logo na to ng Tosic. Yan. Siyempre hindi siya smooth welding. Ayan o. Pero hindi masyadong pansinin kasi glossy yung pagkakagawa ng pintura natin na red. Yan. Tapos magkadikit yung top tube saka yung ating bottom tube. Ayan. Hindi kagaya ng iba na magkahiwalay. Ayan o. Tapos internal cabling na rin siya. Ito yung kanyang FD. Sa kabila yung RD saka yung preno. So lahat naka-internal. Yung tatlo na yan. Ayan. Tapos, syempre, sigurado, sa ilalim lumabas yan. Yan, meron dito yung rubber. Hindi kagaya ng internal cabling na iba, na butas lang yung frame. Ito, meron siyang sariling rubber. Ayan o. So, ganun din sa kabila. Yung isa naman, dito lumabas sa top tube. Ayan. So, ayaw mag-focus ng camera natin. Ayan, dito lumabas. So, malinis tingnan yung ating frame dahil dun sa kanya internal cabling o. Oh. Wala kang makikita ang kable na nakalabas dito sa kanyang top tube saka bottom tube. Dito naman sa kanyang seat tube, ganun pa rin. Sa kagaya na sinasabi ko sa ibang video ko na uod ng pagkaka-welding. So nagmukha siyang uod eh oh. Yan. Tapos meron nakalagay na 27.5, syempre yung size ng ating bike. So wala akong nakita dito kung ano, medium or large. Palagay ko medium to guys kasi pangkaraniwan sa mga built bike, medium. Tapos dito sa kanyang bottom bracket, ganun din. Hindi siya smooth weld. Ayan o. Pangkaraniwan sa mga built bike, syempre guys, yung hindi siya smooth weld. Pero hindi naman masyadong big deal yan. Hindi naman dibilis yung takbo mo kung naka-smooth weld bang yung frame eh. Ayan o. So, punta tayo dito sa kanyang chainstay. Sa chainstay, may makikita kang Pro Series. Hindi bilog yung tubo niya guys eh. Ayan o, para siyang square bar. Ayan. Tapos medyo curved dito. Na parang sexy siya sa pagtinignan mo sa taas. Ayan o. Sexy o. Pagtinignan mo sa taas. Tapos meron din siya dito. Hindi ko alam tawag dito guys eh. Pakicomment na lang. Bridge yata ito. Bridge. Ayan. Tapos yung kanyang drop bar. Oops. Ayan. Ayan yung kanyang drop bar. Tapos dito sa seat stay niya, meron tayong lining na itim. So ganun din, sexy pa rin yung ating bakal dyan. Ayan o, sexy o. O, di ba? Tapos meron din tayo, hindi ako nagkakamali guys, bridge yan. Hindi ako nagkakamali. Pakitama na lang guys kung mali ako. Tapos meron tayo dito ang tornilyuhan. Kung gusto nyo maglagay ng bike rack,
So pwede niyo i-tornilyo dyan. Siya nga pala, syempre, hindi mawawala yung lalagyanan ng beer. So ayan, sa mga gustong mag-ride dyan, beer mas masarap dalhin, lalo pag mas malamig. Then punta tayo ngayon sa kanyang wheelset. Ayan, so sa wheelset medyo kakaiba tayo. Nakita ko tong rim na to sa Aerowick, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, so simulan natin sa kanyang hubs. Ang hubs niya, guys, alloy na yan. Na-check namin kanina to, minagnet namin. Alloy. Ang tatak niya ay Xunfei. Ayan guys, oh. Xunfei. Yan. Tapos bilangin natin yung kanyang rayos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 times 2. 32 holes ang ating hubs na alloy. Siyempre, yung spokes natin, bakal. At yung ating rim ay double ball alloy na rim. Kung mapapansin nyo, guys, meron ditong uka. Parang nagasgas, pero design yan. Yan, oh. Design. Tapos, ang kanyang gulong ay gawa ni Wonder King. Kala ko Wonder Pets, eh. Wonder Pets. Hindi, pero Wonder King yan. Na ang size niya ay nasaan ang kanyang size? Hanapin natin, guys. Ayun, 27.5 by 2.125. Yan, medyo makapal na siya. Then, all terrain ng ating gulong. Yan. Then, punta tayo sa kabila. Siyempre, ganun pa rin. Alloy yung hubs niya. Tapos, 32 holes na hubs, alloy. Bakal na rayos. Double wall alloy na rim. Gulong na Wonder King or Wonder Pets na 27.5 by 2.125. Yan. So nakalimutan ko sabihin, guys. Naka quick release na rin pala tayo harap at likod diyan. So ito yung harap. Tapos ito yung likod. Yan. So guys, nakalimutan ko sabihin, dito tayo muna sa fork. Yan. Yung fork niya may manual lockout. Yan, oh. Sa kabila naman, may preload tayo. Bakal yung ating crown na palagi ko tapered to, guys. Yan. Yan. Pakicorrect na lang ako, guys. Kung tapered yung ating fork o meron lang siyang spacer. Yung kanyang stanchion, 100mm yung travel. Yung art niya, bakal. Yung lower niya, bakal. Gawa yan ng Tosic. Sticker lang to, guys. Yan. Pangaraniwang nakikita ko, tinatanggal nila yung sticker, eh. Yan. So, gawa ng Tosic ang ating fork. Punta tayo sa kanyang group set. Simulan natin dito sa cogs. So, yung cogs niya, cassette type. Siyempre, pag cassette type ang cogs, sigurado at sigurado, ang hubs niya ay cassette type din. So, bilangin natin ng speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang kanyang speed. 10 speed na 11 to asaan? 36 yata to, guys. Ayun, 11.36 teeth. Gawa yan ng Sunshine. Yan, Sunshine. Ang kanya namang RD ay Senza MX-10. Parang gamot lang, ano? MX-9. Capsule. De, joke lang yun. MX-10 na Senza at ang kanyang kadena. Ang kadena, wala akong makita, guys. Wala. Wala akong makita, guys. Paki-comment na lang, guys, kung ano yung kadena natin. Pero 10 speed yan. Yung kanyang crank arm ay gawa ng Tosic alloy yan, guys, na magnet ko na kanina yan, alloy. At yung kanyang chain ring ay gawa sa bakal na 3x. Kung hindi ako nagkakamali, guys, ito ay 24, 34, 42 teeth. At yung kanya namang FD, palagay ko, guys, ano to, Senza. Walang pangalan kasi, eh. Kaya ako nasabing Senza kasi yung RD niya, shifter niya ay gawa ng Senza, ayan, oh. Senza MX-10 yung kanyang shifter, tapos sa kabila Senza MX-3. So palagay sa palagay yung kanyang FD ay Senza rin. Ngayon, nandito na rin naman tayo. Yung kanyang lever ay gawa ng Seamers. So minagnet ko niyang kanina tong lever, alloy to alloy. Yan. Tapos itong nakikita niyong tornilyo, guys, adjuster yan para lumapit yung lever dito. Yung iba kasi nalalayuan, eh, oh. So pwede yan palapitin. So gawa yan ng Seamers na hydraulic brakes.
So, ganun din sa kabila na simmers, hydraulic brakes. So, ayan. So, ito ang ating brake caliper. Ayan, simmers na naka-IS mount. Tapos, naka 160mm na rotor. Siyempre, sa kabila, ganun din. Naka-IS mount tayo na simmers, hydraulic caliper at 160mm na rotor. So, nasa labas yung ating caliper. Pero, okay lang yun. Para sa build bikes na to. Ayan. Ito yung nga pala guys, yung kabila ng ating crank. Ito yung crank arm gawa ng Tosic. Naka-square tapered tayo. Ayan. Ayan. Then, dun tayo sa kanyang handlebar. Yung handlebar niya guys, sinukat ko to. Sinukat, no? Sinukat. Ang handlebar niya ay 700mm ang haba. Medyo naka-back sweep yata to or naka-high rise yata to ng konti. At 60mm na stem alloy din to, alloy. 60mm. Medyo maiksi yan. Yung kanyang spacer ay 1, 2, 3. Tatlo yung spacer niya na 1cm, 1cm, saka 0.5cm. So yung mga gusto mag-adjust ng height ng kanilang stem, pwedeng-pwede kasi meron tayong tatlong spacer dyan. Then, dun tayo sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp niya, alloy. Ang seat post niya ay alloy. Walang nakalagay kung sinong gumawa. Pero palagay ko, Tosic yan. Sinukat ko to guys kanina, 300mm. So, ito na yung maximum height niya. Kasi may nakalagay dito sa ilalim na max height. Alloy yan guys, alloy. Tapos yung upuan niya, Tosic. Yun oh, may butas oh, labasan ng utot. O kaya pag naiihi ka, yan, dito na lang tutulo yan. Tapos ito, meron ditong uka. Yan oh, uka. Parang puwit mo lang may uka. Yan. Tapos medyo agresibo na rin yung kanyang upuan. Makapal yung foam niya. Yan ang kapal oh. Siguro ang kapal nito kung susukatin ko nasa 1cm yung kapal at malambot. Yan oh. At agresibo na yung upuan niya. Yan. Haba, ang haba nung kanyang patsasok dito. Tapos maliit lang to. Yun. Ang kanyang pedal naman guys, check natin. Bakal. Bakal na ball bearing. Malapad to. Laki oh. Yan. Pwedeng-pwede na to. Yan. Tatagal na rin yan. So guys, dun tayo sa kanyang grip. Yung rubber grip. Yan. Yung rubber grip niya, yun, malambot. Palagay ko dahil malambot siya, palagay ko kaya malambot dahil dito sa mga parang sabihin natin, ewan ko, groove yata ito. Ayan o. So ito yung nagpapalambot sa kanya. Hindi siya malagkit, hindi kagaya ng iba, tamang-tama lang yan sa kamay mo. Para may pumapasok na hangin, hindi ka pasmado, para hindi pawisan. Tapos hindi mo na kailangan ng end cap kasi may cover na dito eh. Ayan. So ganun din syempre sa kabila. So wala siyang tornilyo dito sa dito. Huwag mong hanapin yung wala. Pag wala, wala, di ba? Isang ating bike check video ng Tosic Benson. Syempre, yan ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos lang. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop na matatagpuan sa Sandico Street, Abangan Sur, Marilao, Bulacan. Yung kulay dilaw na building. So ipapakita ko mamaya kung ano yung itsura ng building. Yan. So bago nga pala ako magpaalam guys, gusto lang mag-shoutout kay Marvin Duran. Yan, maraming salamat Marvin Duran sa pag-subscribe at sa pag-suporta sa aking YouTube channel. Yan, more power sa'yo. So hanggang doon na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan mag-like at mag-comment na rin kayo guys kung anong masasabi ninyo dito sa ating Tosic Benson. At syempre huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga panibago nating bike check video. So, pwede rin kayo mag-comment kung ano yung mga gusto ninyo i-bike check. Hahanap tayo ng stock niyan para ma-bike check natin para sa inyo. So, hanggang dyan na lang guys. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.